In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos na aming Ama, maraming salamat sa araw at sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin. Sana ay patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas upang aming lubos na bagampanan ang aming tungkulin sa bayan. Saint Joseph, pray for us. Saint Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat nga pala sa ating mga kaibigan at mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung mga sumusunod parati sa ating palatuntunan. At salamat din po sa nagsuporta sa atin, no? Sa panalangin, of course, at maging sa patuloy na pag-comment at pag-share sa ating mga topiko po sa ating palatuntunan na Catholic in Action dito sa ating munting YouTube channel. Ang inyong pagsunod, ang inyong pag-comment ay makatulong na po ito para po ay maibahagi natin ang ating natutunan sa ating pananampalataya, at kayo din po ay makapag-share dito sa ating YouTube channel, mga kapatid at mga kaibigan. Message nyo lang po ako at pwede po kayong magbigay din po ng testimony at share dito sa ating palatuntunan. Baka nagtaka kayo na medyo gabi na ay nakapag-live pa rin po tayo sapagkat meron po tayong nakuhang impormasyon, no, na kung saan ay meron pong sulat, opisyal na sulat po ang ating simbahan. Ito na nakita po ninyo. Ang sulat na pong ito ay ito po yung response po ng ating simbahan sa ginawa. No, ito yung ginawa kasi. Ito yung ginawa, mga kapatid at mga kaibigan, ng dalawa pong content creator, no, mula po sa Seventh-day Adventist. Ang ginawa po nila, siguro para makakuha ng maraming views, pumasok po sila sa simbahang Katoliko. At ang problema lang sa pagpasok nila, mga kapatid, ay gumawa sila ng video, at yung video na kanilang ginawa ay isang karumaldumal na video. Bakit? Sapagkat naggawa ng video at inatake nila yung simbahang Katoliko, lalong-lalo na ang pagkakaroon po natin ng mga banal na imahe o larawan. Nakabisita din guys sa simbahan sa Romano Katoliko dito sa... Yan, ito yung dalawang tao, no? Ang dalawang taong ito ay isa itong sakop ng Seventh-day Adventist, no? Kumpirmado po itong sakop ng Seventh-day Adventist. Bakit sinasabi natin kumpirmado na sakop ng Seventh-day Adventist? Sapagkat nakilala po natin itong isa, no, personal. Itong naka eyeglasses ay nakikilala po natin ito sa Cagayan de Oro. Nang naganap yung debate po ni Brother Wendell Talibong, ito po isa sa mga humarap, itong naka eyeglasses, ito po ay si Glenn Alado, no? Glenn Alado, at yung kanya naman pong kasamahan ay isang si Amik Taglinaw, isa po itong sakop din po ng Seventh-day Adventist. Kung makita po niyo sa mga pictures na ipapakita po natin sa inyo, pumasok sila sa simbahan. At nag-selfie sila. No? Nag-selfie sila sa loob ng simbahan. At di lang yan, ang kanilang ginawa, gumawa ng video. No? Gumawa sila ng video sa loob po ng simbahan, mga kapatid at mga kibigan. At yung video po na kanilang ginawa ay ito, no? Ang video na kanilang ginawa, mga kapatid at mga kibigan. Ang ginawa po nila, pumasok po sila, no, sa simbahan nang walang pahintulot, no, sa mga kapareyan, at walang pahintulot, mga kapatid, sa mga administrator sa naturang simbahan, mga kapatid at mga kaibigan. Yan, kung makita po ninyo, yun yung kanilang ginawa. Naglakad at sa gawa ng video. Katoliko na guys, uban ni Sukdanan. Sabi nila, ang Katoliko umano, ang sabi nila sa kanilang video, yung Katoliko umanong simbahan ay talagang lumabag sa kautosan ng Diyos. Bakit? Sapagkat meron umanong mga banal na larawan. Yan, isa sa kaniyang kasamahan, yung naka ano namang informal, no? Tayo ng Katoliko, pagpapasok tayo sa simbahan ay dapat formal attire tayo, no? Pero yan, nakasando lamang itong si Amik Taglinaw. Sabi, ang sinabi po nila,
talagang karumaldumal umano yung Katoliko sapagkat hindi umano ang Katoliko hindi umano sumunod sa utos ng Diyos. At bakit hindi sumunod sa utos ng Diyos? Ang sinasabi po nila sapagkat meron umanong mga larawan no sa loob ng simbahan, mga kapatid at mga kaibigan. At kailanman ay hindi po ito ginawa ng kahit ilang sekta na, no? May mga sekta ngang pumasok sa simbahan pero ang iba namigay lamang ng pampleto. At pero itong dalawang ito ay nagsagawa talaga ng video sa loob ng simbahan. At yung mga pinagsasabi nila, no? Sinasagot naman natin 'yan. Yung pinagsasabi nila, lalong-lalo na 'yan. Yan yung larawan ng isang kerubin o anghel, mga kapatid, sa harap po ng naturang simbahan. At yan, kung makita po ninyo, naka-short lamang yung isa na kasama ni Glenn Alado. Parang formal pa nito yung mga tricycle driver. No? Naka-short lamang. Kung balik-balikan natin yung video, naka-short lamang. No? Sana ay makita po ito ng mga edukado, profesional na mga Seventh-day Adventist ay sana ay mapagsabihan po nila yung kanilang miyembro, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat hindi po nila ito itolerate na sa mata ng mga Katoliko, ganito na ba talaga kadispirado itong mga debater ng Seventh-day Adventist dahil hindi mananalo o dahil walang binatbat sa tinatawag natin na mga talakayan ang kanilang gagawin, mga kapatid at mga kaibigan, papasok sa simbahan at gagawa ng mga video, mga kapatid at mga kaibigan. At of course, no, isa po itong hindi, no, maaring itolerate ng mga Seventh-day Adventist. Alam naman natin na maraming mga Seventh-day Adventist na mga professional, no, mga pastor, no, meron nga sila mga paaralan. Ano ba yung gamit ng paaralan? Para doon magsimula, para doon ituro, no, sa kanilang mga sakop, ano yung tamang paraan at pagrespeto, mga kapatid at mga kaibigan. Pangalawa, hindi ba nila na-discuss sa mga humiliya or tinatawag natin na mga talk na mga pastor nila? Ano yung pagrespeto, no, sa ibang tao? Ito yung ginawa nila, mga kapatid at mga kaibigan. Yan, kumukuha po ng pictures, video. At sabi niya, itong ginawa ng Katoliko ay, ito ay salungat sa utos umano sa banal na kasulatan. No? So, ngayon po ay meron na pong sulat. No? Meron ng opisyal, no? Nakuha po natin. Meron na pong opisyal na sulat, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating mga kaparian mula po sa naturang lugar. Baka magtatanong kayo, saan po ito nangyari? Ito po ay nangyari, mga kapatid at mga kaibigan, sa Bayugan City, no, sa may San Lorenzo Ruiz Parish, no, sa Bayugan City. At dismayado po, no, dismayado po yung kaparian at yung mga Katoliko doon sa ginawa po ng dalawang vlogger na ito ng Seventh-day Adventist. At yung mga, ayon sa sulat, official statement po ng ating simbahan, ito po mga aksyon nila ay isang blatant mockery, no, yung terminolohiya ng ating simbahan, at disrespect sa Catholic Church at sa Catholic faith, no. Isa po itong hindi pagrespeto ng ating pananampalataya at ng ating simbahan, no. At sinabi pa dito, also deeply offensive, no? Offensive ito, yung kanilang ginawa sa religious community, lalong-lalo na yung target pala nila sa pagpasok ay atakihin yung simbahan. At sa insidente pong ito, mga kapatid, nangyari po ito sa isang shrine, ha? Isang shrine, mga kapatid at mga kaibigan, kasi bukas naman ito eh. Yung shrine po natin, bukas naman yan kahit sino, mga kapatid, na papasok, no? Pero ito po yung diocesan shrine, no, hindi basta-basta ang shrine po ito. Isang diocesan shrine po sa San Lorenzo Ruiz. Ibig sabihin, isang sagradong lugar sa mga Katoliko
dyan sa Bayugan City, mga kapatid at mga kaibigan. At ang ginawa po nila, pumasok po sila at hindi po sila rumirespeto sa lugar na rinirespetuhan ng mga Katoliko. At tinatawag po ito ng ating simbahan na holy place, ang lugar na ito. At deserving na dapat magnilay-nilay yung papasok. Ang papasok dyan ay mapakita ng tamang behavior, tamang attitude. Ang papasok dyan, mga kapatid, ay magpapakita ng reverence o pagrespeto. Pero ang ginawa po nito ay isang blasphemous, disrespectful ang ginawa po nila. At tinatawag po ito sa terminolohiya ng ating simbahan na sacrilegio o sacrilege. Ano ba itong sacrilege? Ibig sabihin, hindi pagrespeto sa mga banal na bagay, mga kapatid at mga kibigan. At talagang nasasaktan yung mga Katoliko na andon sa mga lugar na yon sa kanilang ginawa, mga kapatid. At sabi po ng Knight of Columbus, no, sa naturang lugar, at sabi po nila, "As Knights of Columbus, we stand as defenders of faith. We strongly condemn the video." Kinundi na po nila yung video and the actions portrayed in it. "We call on Amic Taglinaw and Glenn Alado to reflect their actions." Nanawagan po yung ating simbahan na dapat magnilay-nilay sa kanilang ginawa ang naturang dalawang mga lalaking ito, mga kapatid. "To recognize the harm they have caused," para ma-recognize nila. Ano ba yung epekto nito? Yung kanilang ginawa. Alam naman natin yung ginawa po nila ay para lang kukuha na maraming viewers. Ganun kasi sila eh. Magbe-video lamang sila kahit ano yung video yung gagawin, basta kukuha at aani lang ng mga viewers. Yan yung tinatawag natin sa media, no? Sa media, sa terminolohiya ng media, mga kapatid at mga kaibigan, yan ay gagawa ka lang ng video, gagawa ka ng news, gagawa ka ng mga balita na hindi naman tama at hindi naman wasto. At yan po ay tinatawag natin na makukonsidera po, no, na irregularidad, no, sa natad sa media po, mga kapatid at mga kaibigan, no. At irresponsible journalism sa amin ang tawag diyan, irresponsible journalism. Pero hindi naman po ito sila mga journalist. Sila po ay mga vloggers. Dapat ay siguro dapat meron sanang intervene dito na mga yung mga edukado na mga Seventh-day Adventist. Sabi dito na sinabi dito, "An offer public and sincere apology to the Catholic community." So nanawagan yung ating simbahan na sana ay gagawa sila ng public apology sa kanilang ginawa, mga ka-faithful at mga kaibigan. "The Catholic Church forgiveness, or the Catholic Church teaches forgiveness, but with forgiveness comes responsibility to amend wrongdoings." Tama. Naman pwede na okay lang yan. Pinapatawad lang natin yan. Paano ba natin sila mapapatawad kung hindi sila hihingi ng patawad? Di po ba? "We pray for the healing of those who have been hurt by this video, for the enlightenment of those responsible, and strengthening the faith and unity within our community. Let this serve as reminders to all that our sacred species," yung sagradong lugar po ng Katoliko, "and other faith are not discredited." So dapat tayo nga, no, kahit yung mga Katoliko, kung papasok ka sa isang lugar, kahit hindi mo hindi lugar ng Katoliko, dapat may respeto. No? Tinuturo naman 'yan sa banal na kasulatan, ang pagrespeto, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ayon nga si San Pablo, kung sasagot ka, sasagutin mo yan ng kababaang loob. Ayon kay San Pedro pala, o ng Pedro 3:15. No? "We urge everyone
to treat our places of worship and our religious beliefs with the dignity and respect they rightfully deserve. So yan yung sulat ng ating simbahan na ating nakuha po mga kapatid at mga kaibigan. At kung ating titingnan po sa batas, mga kapatid at mga ka-faithful, ang kanila pong ginawa ay isang violation po sa penal, revised penal code of the Philippines. Kung babasahin po natin itong Article 133 sa revised penal code, mga kapatid at mga kaibigan, nababasa po dito ang nasusulat. Ano yung nababasa natin dito? Anyone who in a place devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. So isa pa yung violation pala yung kanila pong ginawa, mga kapatid at mga kaibigan, sa batas. No, isa po yung violation. Pero hindi naman po natin makikita natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na kasulatan na talagang may mga tao na papasok po sa lugar ng Diyos at sila ay gagawa ng mga karumaldumal. No? Ayan po yung sinasabi sa Salmo. Kung mabasahin po natin, kung meron po kayong Biblia dyan, hindi ko lang na prepare, ngayon ko lang po ito natatandaan, no? May mga tao talaga na papasok sa bahay panalanginan at sila ay hindi magrespeto sa bahay na yan. Yan po ay mabasa po natin sa Salmo chapter 74 verse 3. Basahin natin ha. Sa Salmo 74 verse 3. Puntahan niyo ang lugar na sira pa rin hanggang ngayon. Tingnan niyo kung paanong sinira ng mga kaaway ang lahat ng templo. Sumigaw sila sa loob ng templo. Yan, yung kanilang ginawa. Sumigaw sila sa loob ng templo. Nagtaas sila ng kanilang bandila bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Sinibak nilang templo. Parang pumutol-putol ng punong kahoy sa gubat gamit ang palakol. Winasak nila ang mga inuukit na mga kagamitan sa pamagitan ng palakol. Nilapastangan at sinunog nila yung tahanan. Yung mga salitang nilapastangan, mga kapatid at mga kibigan. Close the door. So, merong paglapastangan. May paglapastangan yung kanilang ginawa, mga kapatid at mga kapuntos, no? So, yan yung ginawa ng ating mga kaibigan na mga hindi Katoliko. Okay. Alam naman natin na kahit ang video pong ito ay magpapatunay, papakita po natin. Sorry po na wala yung audio natin kanina. Sana ay makita po nila, mga kapatid at mga kaibigan, yung kanilang pambato na si Chris Bacalares. So, King, the founders of the church, bilang ni sila kabuok isoon? Diri, wala. Magibutang diri. Wala gibutang diri pila kabuok. So, wakakibaw? So, diri na kumudugang kay kumiyong ko o naitulo, wala man diri. So, kinsa man yung mga, wakakailan yung mga founders? So, base lang diri sa yung pahinomduman. Pero mo adto ka sa ubang mga libro sa Seventh-day Adventist na ang pangalan Ellen G. White, na ang pangalan Joseph Bates, na ang pangalan James White. So, tulong libro. Pero wala na diri. So, muna nga, ang gawin tubag diri, wala mo'y pangalan diri, di na lang kung gusto mo dugang pa. Sige, sunod. So, dili dahil si Kristo ang founder ani Elson? Next, chest. Nawala man. Hello? Nawala ta? Father Darwin, nawala. Nawala ko, nawan? Nawala. Nadugog ba muna ko? Nadugog, pero ang inyong po. Ah, brain. Okay na. Ang pastor, kining ang imong gimension tulo ka founder si James White, Ellen White, basta tungo sa? Si
Joseph, sa tong usaba. Joseph Bates. So sorry po. So yun, no. Yun yung isa sa resulta ng talakayan. Church founders, hindi po talaga nila mapapatunayan na si Kristo yung founder ng kanilang simbahan. Kasi talagang yung founder po na kanilang simbahan ay si Ellen G. White. Kaya kahit sa anong talakayan, ay hindi po sila makakapuntos, no, yung mga kaibigan natin. Kaya yung kanilang ginawa po ay gumawa ng karumaldumal na gawain. Na kung saan, sa moralidad, sa bilang tao, bilang Pilipino, ay hindi po yan naaayon sa ating saligang batas at maging sa Biblia. So, ang panawagan ng simbahan, sana ay mag-public apology itong dalawa. At kung hindi talaga nila gagawin yan, posibleng may legal na action po yung simbahang Katoliko sa kanila. Atin namang ipanawagan sa mga malalaking, nasa malalaking pwesto o rango ng Seventh-day Adventist, sana ay mapagsabihan nila yung kanilang miyembro, mga kapatid at mga kibigan. Pangalawa, alam naman natin, marami talaga po sa kanila naman po yung meron talagang tamang edukasyon. So, bigyan lang natin ang benefit of the doubt. Ang dalawang ito talaga ay para lamang magka-content, para lamang magka-pera dyan sa kanilang video, mga kapatid at mga kibigan. Pero ang hindi nila napagnilayan na yan po ay labag sa kautosan ng Diyos at labag din po sa banal na kasulatan at sa ating tinatawag natin na Philippine Constitution, saligang batas, no? So dapat kahit ano pa yung panampalataya mo, respetuhin natin, no? At welcome naman sila na gagawa ng anong mga videos dyan, basta huwag lang kayong papasok sa simbahang Katoliko para gagawa ng mga video at para i-discredit, para takihin yung simbahang Katoliko. Larawan, matagal na po natin yung sinasagot, yung banal na larawan. Marami po sa Biblia ang mababasa na ang Diyos ay nagpahintulot na gagawa ng larawan. Maging si San Pablo sa kanyang ginawang pag-preach sa Galacia chapter 3 verse 1, makita po natin na may dala siyang larawan. May dala siyang crucifix. Sa Hebreo chapter 9 verse 5, sabi ng banal na kasulatan, ang templo ng Diyos ay may larawan ng mga kerubin. Ang templo ng Diyos ay may banal na larawan. At dyan naman sa gagamitin na Exodo chapter 20 verse 4, na bawal umano yung larawan. Hindi po yan absoluto na bawal ang larawan. Ang sinabi po dyan, bawal ang larawan ng mga Diyos-Diyos. Yung larawan na gagawin mo o isipin mong Diyos. At sa ating Catechism of the Catholic Church, hindi po natin tinuturo na yung larawan, yan yung Diyos. Pero sa kanila, ang larawan ay Diyos. Sa ibang pananampalataya, ang larawan ng Katoliko umano ay Diyos. Ibig sabihin, sila ang may Diyos-Diyos at hindi yung simbahang Katoliko. Sana ay nakatulong itong video po natin, mga makatid at mga kaibigan. Sana ay makapagnilay-nilay itong mga kaibigan natin ng mga vloggers mula po sa ibang pananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong kapatid, Brother Kenneth Bustamante. God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.